siya'y nakikinig sa bawat hinahin. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Kayo po ay nakikinig sa programang Manalig Ka, ang isang oras na pagninilay at talakayan tungkol sa Ebanghelyo ngayong araw na to. Tayo po ay napapakinggan ngayon sa radyo natin Gimba 105.3 FM at radyo natin San Jose 103.3 FM. Tayo din po ay live na napapanood sa via live streaming sa www.dioceseofsanjose.org and www.rngonline.org at sa Facebook account ng ating programa www.facebook.com/manaligka2006. Ito po ang inyong host ngayong araw na ito, ang Reverendo Sa Muñoz, Reverend Ian Andal. At nandito pa rin po ang seminaristang Kapampangan, Brother Raniel Soriano. At ako naman po. Si Father Bong Romano po, pari Ilocano. First time po. Morning po. Good morning po. Magandang umaga po. Bago po tayo tuluyang magpatuloy sa ating programa, tayo po muna ay manalangin at ito po ay aking pasisimula. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming mapagmahal, kami ay nagpupuri at nagpapasalamat sa pagkakataon na ipinagkakaloob niyo sa amin upang mapagnilayan namin ang salita ninyo upang ito'y aming maisabuhay at maibahagi sa ibang tao. Hinihiling po namin na kami ay patuloy niyong gabayan sa likod ng aming pagkukulang at patuloy niya kaming bigyan ng sapat na karunungan upang lubusan naming maunawaan ang inyong salita, upang ito'y maisabuhay at maibahagi namin sa aming kapwa. Hinihiling po namin na patuloy niyo pong ipadala ang inyong banal na espiritu upang kami ay tahasang makatugon sa iyong panawagan. Hinihiling po namin ito sa ngalan po ng inyong banal na pangalan at sa tulong po ng inyong mahal na inang si Maria. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ngayon po ay pakinggan natin ang Ebanghelyo ngayong linggong ito na babasahin ni Brother Raniel. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain nito. At ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman." Dahil dito'y nagtalo-talo ang mga Hudyo. "Paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin?" tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng Anak ng Tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw, sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo at ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang Amang nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayun din naman, ang sino mang kumain sa akin
ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumakain nito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila bagamat kumain niyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maraming salamat, Brother Rainiel, sa pagbasa natin sa ating Ebanghelyo ngayong araw ng Linggo. At muli tayo nagsama-sama para muling pagnilayan at pag-aralan at magbahaginan tungkol sa mabuting balita. At bago po natin pagpatuloy ang ating programang ito, tayo po ay muling magpasalamat sa mga taong nakikinig sa atin at muli po tayo ay napapakinggan sa radyo natin Giba 105.3 FM at radyo natin San Jose 103.3 FM. Tayo rin ay live na napapanood via live streaming sa www.dioceseofsanjose.org and www.rngonline.org at sa Facebook account ng ating programa www.facebook.com/manalika2006. Ngayon po ating napakinggan sa ating ebanghelyo ngayong araw na to na binasa ni Brother Rainiel at ito ay mula sa kay San Juan. Opo. Opo. At ang atin pong ebanghelyo ay tumutukoy muli dun sa sinasabing patuloy na teleserye tungkol sa mabuting sa tinapay ng buhay. Ano, almost ikaapat na linggo. Opo. Ano? At sabi nga, ito ay patuloy na pagpaparamdam at pagpapahayag kung ano nga ba ang sinasabing tinapay ng buhay. At kahapon po, ipinagdiwang po sa Diocese ng San Jose ang Diocesan Eucharistic Congress. Yan. At ito po ay dinaluhan ng lahat ng mga parokyano from different. Ano? Opo, halos inabot po ata ng 4,000 o mas mahigit dahil napuno po ang ating katedral. Wow, congratulations sa mga taga Muñoz. Pinakamarami daw na delegates. Opo, almost 200. 237. Wow, pinakamarami. Opo, dahil po dun ay nakita po natin kung paano pinapahalagahan ng ating mga parokyano ang banal na Eucharistia at nandun ang kanilang pagnanais upang mas lalong mapalalim ang kanilang karunungan at kaalaman tungkol sa banal na Eucharistia. Alam mo, Rev, yung mga discussion kahapon, yung mga pagninilay, yung pinakabood nun, yung maidala tayo sa banal na Eucharistia. O nga po. Yung mapalagan natin yung banal na Eucharistia, yung person, yung isang tao, maging Eucharistic-centered, yung familia, yung bawat pamilya maging Eucharistic-centered. At ganun din yung bawat parokya, no? O nga po. Yung maging Eucharistic-centered na sana talaga kami ng mga pari ay nagbimisa. Araw-araw. Yun. Sa isang gift na we can offer sa ating community palagi, Reb. O nga po. At doon po sa mga temang yon, nakita po natin ang iba't ibang topic upang mas mapalalim ang ating devotion at pagmamahal sa banal na Eucharistia. Ngayon po, huwag po tayong umalis at sama-sama po nating pagnilayan sa ebanghelyong ito na ating binasa sa pagbabalik ng programang Manalig Ka. Thank you.
Nagbabalik po ang programang Manalig Ka. Ito po si Reverend Ian, ang diakonong nasa Muñoz. Ako pa rin po ang seminaristang Kapampangan, Brother Raniel Soriano. Si Father Romano po ito, paring Ilocano, ang inyong kabsat. Napakalaki po ng boses ni Rev. Yeah. Nagsasanay sa kanya na yung i-chat-chant yung mga kanta niya pag maganda po siguro talaga ang boses ni Rev. Kaya... Okay po. Muli po ating tiningnan yung karanasan ng ating diocese tungkol sa Eucharistic Congress. At isang naging tanong at kaugnay ng ating mga ng ating ebanghelyo ngayong araw ng linggong ito, yung sinasabing tinapay ng buhay, yung Eucharistic, ano. At nakita natin kung gaano kadami ang dumalo dun sa Diocesan Eucharistic Congress. Kaya minsan ang tanongin natin, ano bibang sinasabing nagtutulak sa atin para tayo ay sumimba? Ano, siguro magandang tingnan natin at muling tingnan o balikan yung sinasabing, ba't nga ba tayo nasimba? Ano yung sinasabing dahilan kung bakit tayo nasimba? Naalala ko tuloy nung kami bata kung ba't kami nasimba. Dahil unang-una, sinasabi na matatanggap daw namin ang Diyos. Kaya nandoon at isang naka-attract sa akin yung sinasabing pagtanggap ng puti. Kasi dapat daw makatanggap ng First Communion, tapos maraming formation, kaming inatinan sa mga katikista na nagtuturo kung ano yung tinapay na yon. Tapos noon kami ay nakatanggap na, tuwang-tuwa kami. Ano, sabi namin na yes, natanggap namin ang Diyos. At siguro nandun yung sinasabing nakita kong pagtuturo ng mga magulang kung sino nga ba talaga si Kristo. Ikaw, Brother Raniel, ano bang nagtutulak sa'yo para magsimba? Ako siguro, Reverend, nag-umpisa po nung bata ako, kahit hindi ko pa po naiintindihan yung misa, yung sinasama-sama ako ng mga magulang ko para magsimba. Siguro doon po nagsimula yung lahat. Dahil po sa mga magulang ko, nagsisimba sila. Kahit, alam niyo po, nung una, naiinip din ako nagsisimba. Kasi bilang bata, hindi ko naman po naiintindihan kung ano yung... pinagdadaanan o nung ginagawa sa misa. Basta ang tinatandaan ko po noon pagkatapos ng misa ay may lobo po ako. Lobo. Kaya yung may ibon na nakahawla. Siguro binibili po doon. Nabibili sa labas. Sa labas. Siguro po doon sa simpleng bagay na yun, doon ako na-attract nung una. Pero napakalaking part din po siguro nung pong unti, nung nagkakaisip ka na kung naiintindihan mo na yung ginagawa, yung pong homily ba nung pare. So napakalaki po ng impact nun. No? Siyempre, bata ka, hindi mo naman naiintindihan kung anong sinasabi dun sa mabuting balita. Kaya pag ine-explain po ng pare sa kanyang homily, kung ano ba yung lesson nito, sabi pa nga, kasi nga minsan sa bata, puro mga bata kami, ano ang moral, anong lesson ng Ebanghelyo ngayon, dun unti-unti naiintindihan ko po. So parang dun ako nagsimulang magsimba at ma-appreciate yung misa dahil po dun sa homily ng pare. Amen. Ngayon, pakinggan naman natin ang karanasan ni Father Bong. Ako, isinilang na kasi ako na nagmi-misa na. Balikan ko lang yung karanasan ko, yung nung pare na ako dito sa katedral. Nagbigay ako ng recollection. Yung mga binigyan ko noon, may mga teacher doon. Mm-hmm. Tapos, mga after 14 years siguro, na-meet ko yung teacher na yon. Almost siguro, mga ganun, mga 14 years, more than 10 years. Tapos, nagmano siya sa akin, sabi niya, Father, ako po si ganito, retired teacher na po ako. At alam mo, Father, sabi niya, hanggang ngayon po ay nagsisimba pa rin ako. Tapos sabi ko, di mabuti naman po. Baka hindi mo alam, Father, sabi niya, kung bakit ako nagsimba. Dahil nung nandun ka sa katedral, sabi niya, nag-attend ako ng recollection, nagbigay ka. Mm-hmm. Tapos na-motivate ako na tuwing linggo na, sabi ng ganun, ay magsimba. Magsimba po. Sabi ko sa kanya,
Nare-recall nyo po ba, sabi ko, ano yung particular na naka-convince sa inyo na bakit nagsisimba kayo? O Father, kasi binanggit mo, sabi mong ganun na yung linggo na yan ay Lord's Day na utos ng Diyos na kailangang magsimba tayo tuwing araw ng linggo. At yung Father, yung natandaan ko yun, kasi akala ko yung pagsisimba lang nun ay gawa-gawa lang ng mga sekta. Pero nung narinig ko na ganun, na sinabi mo, na basahin ninyo sa Deuteronomy 20, na dun sa 10 commandments ng Panginoon, makikita nyo sa third commandment, ay talagang inuobliga tayo na magsimba tuwing araw ng linggo. At hanggang nun, Father, sabi niya, nung active pa ako, hanggang mag-retire nga ako, ay nagsisimba na ako sa mga nun. So maraming salamat, Father. Pero may after more than 10 years. Katagal na. Na-recall mo ba yan? Bakit ko po sinabi yun? Dahil ako rin siguro, nung una, ang sinusunod ko ba't nagsisimba ako, yung mga katekista. Dahil utos ng katekista, dahil parang teacher mo yun eh. Oo nga po. Tapos syempre, utos ng nanay mo, utos ng mga nakakatanda, utos ng guro, lalo na nung nasa Catholic school na kami, sa Olsko. Yun, yung mga unang nag-udyok sa akin. Tapos, nung malaman ko pa na utos pala yun ng Diyos. Diyos, abo nga po. Kaya yun, na kailangan na maging mapagpakumbaba sa Diyos na ito. And of course, abang nagsisimba na tayo, yung nga, inuudyokan na tayo na marami na tayong naririnig, na napakahalaga pala ito, lumalalim na yung pagkakilala natin sa banal na misa. Hindi na lang pala dahil ito, magsisimba ka dahil ito ay utos na. Opo. Kundi lumalalim na hanggang sa malaman mo na ito pala ay pagsamba na, ito pala ay pwede kang humingi ng tawad, pwede kang magpasalamat sa Diyos, pwede ka sa pamamagitan ng misa ay humingi ng tulong sa Kanya. Pero ako, yung sa akin ngayon, yung napakahalaga, bakit ginagawa ko yung pagmimisa? Para ma-maintain ko yung relasyon ko kay Kristo. Yung ganun. Dahil I believe nga yung Eucharist is si Jesus yun at si Jesus yung banal na misa. So ganun. Amen! Amen po. Ang ganda naman. Sabi na po ay may iba't ibang pamaraan kung paano tayo nakubinse ng banal na Eucharistia. Ano po, ang natatandaan ko nga rin po ano, na isa sa naka-impluensya din po ano sa pagpasok ko sa seminaryo ay yung sinasabing yung homily ng pare, ano po, malaki palang impact yon. Opo, ano, siguro talagang yun yung convincing power kung bakit maraming tao ang dumadalo rin ng misa, ano po. Opo. Talagang convincing, lalo tigit sabi nga po nung isang kabataan ng Munoz, kung malaki daw factor sa mga kabataan yung mga homily ng mga pare. Ano po, mas doon ay papaliwanag at kung paano nila maisa sa buhay yung sinasabing tinapay ng buhay. Okay. Alam mo, Reb, yung merong isang research nun, tinanong, ano yung part ng misa na na-attract ka? O yung para sa yung part ng misa na parang napaka-solemn sa'yo. Yeah, yung iba, yung mga iba't ibang mga sagot. Yung sa homily, consecration, ganyan. O kaya yung panalangin ng bayan. Alam mo, may kasama tayong liturgist ngayon. Yun. Napakaganda na yung mga parts ng mass ay yung kung paano may ipaliwanag. Kasi napakahalaga nun. Opo. Dahil lalo nating ma-appreciate, papahalagan yung banal na misa pag naintindihan natin yun. So napakaganda yun. Pakinggan po natin ang ating kagalang-ganan ng liturgist. Saan ba nagsisimula yung misa, Reb? So, Father, yung pong misa, parang nagsisimula po siya, unang-una. Formally po sa sign of the cross. Oh. Pero dun pa lang sa umpisa, parang may nag-uudyok na sa atin. Sa pamamagitan ng entrance song, lalo na paglinggo, na lumalakad yung pare mula sa likod na yan. Parang from kahit all walks of life, ngayon, iisang sambayanan, tayo'y magsasamba. Habang lumalakad ang pare, parang siyang sumisimbolo din po sa atin na
siya ang pinaka-representative ng Panginoon. Mm. So gaano man kalayo, gaano man kalayo ang pinanggalingan, ano man ang ating pinagdadaanan, mayroon tayong Panginoon na kasama nating naglalakbay at nangunguna sa atin sa pamamagitan ng pari. Kaya nga na po, napaka-importante po na sana po umaaga po tayong dumarating para makasama po tayo dun sa pag-anyaya, dun sa entrance song. Yun. Na napakaganda. At yung po ngayon, yung sa Vatican II, yung pong pare, nakikita nyo po, ginigreet niya yung mga tao usually, yung mga tumitingin. Yung nga pong ibang mga simbahan, in-encourage nila na pag nalaglalakad yung pare, haharap din sa aisle para talagang nakikita nila, nakikisangkot sila dun sa entrance maglakad procession. Yung Pilgrim Church pumapasok ngayon doon upang magdiwang bilang isang sambayanan. Yun. And siyempre po, huwag natin kakalimutan, lahat po ng liturgical celebration natin nag-start po sa sign of the cross. Amen. So yung pong misa, kompletong-kompleto, ito po ay... Ay, Rev, may nagtatanong. Po. Bakit daw pagpunta yung nung pari doon sa may altar, inahalikan niya yung altar, sabi ko. Kasi yung pare walang asawa kaya. Napakaganda po nun. Kasama po sa entrance rite na kikis po. Ito po yung pong may ancient history po ito. Nung una po kasi, yung mga libingan po doon sila nagmimisa. Mm. Parang pagbibigay pugay doon sa... Di ba mga po, nasa relic, catacomb sila. Mga, mga relic, relic ng mga saints. Kaya ngayon po yung mga unang altar, may relic ng santo. Ayun, ang hinahalikan na. Pero ngayon po, Vatican II, ito po yung sinisimbolo ng pakikiisa ng pari doon po sa sambayanan. Yun? Na hinahalikan niya. Ito pong altar ay si Kristo. At bilang pinaka-representative ni Kristo, tayo po, ang pari at ang sambayanan, ay makikipag-isa ngayon kay Kristo. Na sumisimbolo po doon sa paghalik niya doon sa altar. Mm-hmm. So sabi nga po nung teacher namin, ang misa kompleto, sabi niya, ito'y pagsamba sa Ama sa pamamagitan ni Kristo kasama ang Espiritu Santo. Sabi niya, worship to the Father through Christ in the Holy Spirit. Mm. So tapos, brother, yung pagkatapos ng sign of the cross, makikita mo kagad may pag-amin ng kasalanan. Ay, opo. Mm-hmm. Oh. Pero bago yun, Father, yung pong pagbati, sumayin nyo. Pagbabati muna, sumayin nyo ang kapayapaan. Panginoon, so, nire-recognize muna ng pari na nasa sambayanan yun si Kristo. O tapos sasagot po sila, di ba? At sumayin nyo rin. Nire-recognize nila na yung pari ay nasa kanya din ng Kristo. Okay. At napakaganda po ng sinabi nyo, Father, na may pag-amin po ng pagkakasala. At ito po'y communal na lahat po tayo, inaamin natin na tayong lahat ay makasalanan at humihingi po tayo ng tulong sa bawat sa isa na ipanalangin tayo sa Diyos at kasama ng kapatid na ko ipanalangin, diba? Sa Panginoong ating Diyos. Nire-recognize po natin na lahat tayo dito ay pantay-pantay bilang isang sambayanan nagpupumilit maging banal. Yun. Bagamat tayo'y makasalanan, bago tayo humarap sa Diyos, pinagsisisihan natin ito para pagtanggap natin sa kanyang salita at sa kanyang banal na katawan ay handang-handa tayo. Mm-hmm. At hindi nga po, sabi nga, laging communal aspect po ng Eucharistia o ng banal na misa. Ay, ituloy-tuloy mga brother hanggang sa first part, hindi ba yung liturgy of the word. Liturgy of the word. Tapos hindi ba after na mag-aming ka, kamisang kinakanta pa yung Panginoon Maawa ka, di ba? Opo. I-intone na nung reverendo. Yes. Yung kapuri, sampulan nga. Oh, sampulan mo nga rin yung ano, paano pa pagpari ka na yung Gloria. Gloria in excelsis Deo. O kaya, parte yun. Napakagaling. Sa Tagalog, yung luwalhati sa Diyos sa kaitaasan. Yun. Yan. Sample nga, Reb. Tignan nga natin yung luwalhati. Pas muna. So, brother, kung ba yun, yung after na makapag-sisi ka, yung susunod, yung nagpupuri ka na, masigla talaga yun. Opo. Kailangan po talaga. Kaya tayo po nagpa-participate. Yun nga po, dun sa inaamin mo, malungkot ka dapat. Oo. At humihingi ka ng tawad. Tama. Sabi ko nga po, wala namang humihingi ng tawad na napakasaya, nakangiti. Kaya nga po ba, di ba, may paano pa yun, parang dagok. Dago. Saka. Oo. Kaya naman po, yung Gloria, so ngayon, sabi ko nga, masaya na po, sabi niyo po, Father, yung
Gloria, kaya iniintone pa yan. At sama-sama po tayong aawit at magpupuri. Walang exempted Diyos. Lahat. Wala po. Kahit reverendo. Kahit reverendo. Sabi ko nga po noon minsan, nag-talk ako sa Prex, walang exempted, kahit sintonado, kailangan mag-participate. Amen. Ayan. So itong Gloria Father, ito po ancient song na kinakanta bilang papuri po sa Diyos. Ito'y kompleto rin po, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Trinitarian talaga. Yes, Rev. Kompletong-kompleto. Kaya po sa misa, sabi nga, ito yung pinakamataas na uri ng pagsamba dahil laging kompleto. Kumbaga sa ulam, sa pagkain, pinag-uusapan ng pagkain, kompletos recados na. Wow. Wala ka ng hahanapin pa. Yan. Ang ganda nun ano. Pero mga pinag-uusapan natin yung Bread of Life. Tapos itong misa pala na ito ay kompletos Ricados. Complete. Opo. Ano yung mineral ko minsan na from, ano yung, kahit yung vitamins? Opo, from A to zinc, sabi. Oh, yung Centrum. A to zinc. Daig pa niya. Oh, daig po yung yan. Mga pagkain, yung food supplement. Yung mga food supplement, ano, no therapeutic claims. Pero ito. Ah, talaga. Everything po. Oh, sabi nga, the healing Eucharist. Ayun, the healing Eucharist. Hindi lang physically. Mm-hmm. Approved by the Lord. Approved na approved. So, ituloy mo, Reb. Ay, brother, hindi ba, after that, pinapaupo na. Opo. Para maikwento natin yung Eucharist. So, ngayon po, nakapagsisi ka na ng iyong kasalanan. Tapos magdarasal pa ulit yung pare. Yung pong kolekta, sabi kolektam. Collect, sabi. Unang kolekta. Oo, bakit tinatawag na collect? Literal, sabi nga nung isang liturgist, ipaintindi nyo sa tao, di ba? Manalangin tayo, may pause. Bakit nagpo-pause? Kasi ngayon, sabi nga po, isang sambayanan, parang tinitipon natin lahat ng ating mga panalangin. At sa pangunguna ng ating pari na kumakatawan kay Kristo. Lahat yung mayon. Opo. Sama-sama na nalangin. Kaya pala kung ano, yung nakalagay doon, hindi, manalangin ako, makinig kayo. Hindi ganun eh, kundi, manalangin tayo. Wow. Sample nga, Reb. Sample nga, Reb. O, Reb, ikaw muna, bago ko ituloy. Okay. Okay. Manalangin tayo. Ayan. Talagang dito sa radyo. Collect. Opo. Hindi po siya, ang sabi nga po, para siyang collect ang tawad, hindi collect. Collect. So ito po, yun nga, we are gathering all our intentions doon bilang isang sambayanan, nagpunta doon, ngayon ay mananalangin tayo. At ito pong lahat ng ating panalangin ay hinihiling natin, ina-address po natin ito sa Ama. To the Father. At ang namamagitan po, tignan nyo, napakaswerte natin, si Jesucristo na ating Panginoon. At kasama pa yung Espiritu Santo. So, amen. Magpasawalang hanggan. Amen. Ah, parang sirap talaga pang BZR age. Pang radyo talaga, Reba. Tapos po, papaupuin na. Papaupuin na. So, siguro nga po, pinipresume na ngayon, ikaw ay nakapagsisi, ikaw ay nakapagpuri, at ikaw ay nakapag anong intention mo, ngayon ay handa ka ng makinig doon sa salita ng Diyos. So kapag Linggo po, usually galing po sa Old Testament yung ating first reading, no? So tapos po susundan po 'yan ng Salmo Responsorio. Pero bago po 'yon, ay take note po, bago po pagkatapos ng pagbasa, sinasabi po ng lector ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Opo. So Reb, may requirement po doon. Dapat may faith conviction ka na kung ano ang binasa po ng lector ay totoong salita ng Diyos. Mm-hmm. At kaya din po, hamon din po sa mga lector, kaya po pag binabasa po nila yung salita ng Diyos, hindi po salita nila yan. Kaya mag-ingat po sila sa pagbigkas ng mga salita at namnamin po nila. Paano yung pagbisaya? Ah, pagbisaya, hindi ko po. May sarili po silang accent. Kaya mag-iingat po tayo dahil ito'y salita ng Diyos. Okay po. Hindi po ba, Reb, sa seminaryo, madalas pag night prayer minsan o evening prayer, madalas napapalitan pag ano, a reading from the letter of Paul to the Philippines, sabi. Madalas pong nagkakamali yan. Ano po, naantok mo siguro. So, yun po. So, kailangan po
makinig tayo doon sa unang pagbasa. So yun po, susunod po yung Salmo Responsorio. So Responsorial Psalm. So usually po pag Sunday sa ibang mga ano ay mas marapat po na inaawit. Kasi nga po ito ay isang salmo. Pero kung hindi naman po ito yung maawit, kailangan po ay nagpa-participate tayo sa pagsagot. Yan. Kasi nagsalita ang Diyos. Ngayon, ano ang iyong tugon doon sa Kanya. So nagsasalita siya ang mga karanasan ng mga taga-Israel noong una at karanasan din natin. At ngayon, ano ang tugon natin doon sa karanasan iyon? Ano ang tugon natin doon sa ating mga biyayang ating natanggap? Amen. So yun po sa Responsorial Psalm. Tapos po, pag ordinary time, yung pong second reading, nanggagaling po yan sa New Testament. Usually po, letters ni St. Paul sa kanyang mga communities. So, napakarami po niyang mga communities. At ito nga po, parang ito naman po si St. Paul, napakaganda po niya, no? Napakagaling magkwento, mangaral, at magsulat. Kung usually po, itong Old Testament ay tungkol sa karanasan ng mga Israelita, ito naman po sa New Testament ay karanasan ng mga Kristiyano pagkatapos po ng pag-akyat ni Jesus doon sa langit. At nangangaral siya. Kaya kitang-kita mo po yan na may comparison. Ano ba itong luma? Lumang tipan. Ano yung mga nangyayari ngayon doon sa mga tagasunod ni Kristo? Amen. So hindi lamang po Old Testament kasi, Reb, naniniwala po tayo na may New Testament kasi nga po dumating si Kristo upang ipangaral at mas linawin pa po kung ano ang naisulat doon sa Old Testament. Amen. Amen. So yun po ang hanggang sa Liturgy of the Word. Tutuloy ko pa ba, Reb? Ituloy. Ah, okay. Sige po. Okay po. Kaya pala ganun tayo kakumbinsido na dumalo ng misa ay dahil sa banal na misa, nandoon ang sinasabi kompleto, Ricados, wala ka nang hahanapin pa. Mm-hmm. Kaya't huwag po kayong aalis at ating ipagpapatuloy ang ating sama-samang pagninilay sa ating pagbabalik dito pa rin sa ating programang Manalika. Lord, my hope is in you, Lord, in you, it's in you, my life is in you, Lord.
Nagbabalik po ang programang Manalig Ka. Ito po muli si Reverendo Ian Andal sa Muñoz. At ako pa rin po ang seminaristang Kapampangan, Brother Rangel Soriano. Yeah. Ako pa rin po ang paring Ilocano, si Anyong Gabsot, si Father Bong Romano po. Okay po, ninyong nang minuto ating pinag-usapan kung ano po yung nagiging convincing power kung bakit po tayo sumisimba at ating nakita po na sa misa pala nandun ang sinasabing kumpleto Ricardos, A to Zinc nga raw, pero masigit pa sa vitamins, sa food supplement ang tinapay ng buhay. At sabi nga raw po, wala ka nang hanapin kapag natanggap po ang tinapay ng buhay. At ang nagiging tanong po kung ganon kahalaga ang sinasabing tinapay ng buhay, ang Eucharistia, ang nagiging tanong po ngayon ay paano po natin pinapahalagahan ang tinapay ng buhay? Sabi nga raw po, ang tinapay o ang pagkain ay mahalaga. Yes, tama, Reb. Pangitang-pangita po. Ano, siguro sa buhay ng isang tao ay kailangan laging merong pagkain. Yes po. At hindi po tayo tumututol dyan. Kitang-kita naman ang ebidensya. Pag nawala ang pagkain, nagkakaroon tayo ng sinasabing panghihina. Ano? Yes. Kaya sabi nga raw, lalo tigit sa ating mga Pilipino, nandun ang sinasabing hindi pwedeng mawala ang pagkain. Opo. Minsan nga sa piyestahan kapag tayo ay magpipesta, hindi pwedeng walang handa. Yeah. Laging nandoon ang paghanda. Kulang na lang ipangutang natin yung panghanda natin. Gagawin natin para merong pagkain tayong ibibigay sa kaya, mga pagkatapos natin ng ano na yan, yung first part, yung part ng Eucharist. Ah, Liturgy of the Word. Ngayon ay nandun na tayo sa Eucharist. Ah, doon na po kaya tayo sa Liturgy of the Eucharist. Kaya napaganda, ipatuloy natin sa Kanya kasi tutulong na tutuloy na tayo sa dulang, sa pagkain. Opo. Na sinasabi. Okay. Opo. So usually, Father, nag-i-start po yun, yung Liturgy of the Eucharist, doon po sa ating pag-aalay. Ayun. So napakaganda po nun, kung ano po yung mga inialay, yun po yung ating pinagsasaluhan. Kaya nga po ba doon sa offertorium na tinatawag sa pag-aalay, ay kasandun po yung tinapay, yung ostya, na ordinaryong ostya na inilalakad at yung alak na magiging dugo ni Kristo sa pamamagitan ng consecration. Brother, yung sa offertory, kumisan, di ba, yung mayroon ding mga in-kind tayo na mga inaalay, yung mga prutas. Opo. O kaya uso yung balikandog, mga palay, mga ganun-ganun. Mm-hmm. So, ba't ba ini-integrate doon yung mga alay na yon, yung mga in-kind, usually, ano? Opo. Yung mga, o kaya yung mga, syempre, yung mga naibenta na yung palay, envelope or envelopes. Mga opo. Ganun. Dahil wag po nating kakalimutan, bagatmat po ang misa ay isang uri ng panalangin, ito rin po ay isang uri ng pagmimisyon. Kaya nga po ba, di ba, nung unang panahon, pag yung pong mga Latin na nagmimisa yung pare, ite misa es, sabi po nila. So, the mass is ended. Kaya pag nag-end yung misa, our mission begins. So, yung pong mga iniaalay natin ay tulong po natin sa pagmimisyon ng ating simbahan. Ito po ay pagtulong natin upang mapalago pa lalo ang ating pananampalataya. Kaya ito nga pong iniaalay natin, we are encouraging all the faithful na makibahagi po doon. Di po ba, last 2 weeks ago yung napag-usapan natin, isa po yun sa 5 requirements ng isang pagiging mabuting Katoliko, ang mag-abuloy o tumulong po doon sa simbahan. So parang ito rin po sa offertory ay ibinabalik po natin. Ngayon may term po kayo dito, yung balik handog, yung kung ano man ang tinanggap natin ay ibabalik natin ngayon sa Diyos. Bagamat hindi niya po ito kailangan. Ang may kailangan po talaga nito ay yun din pong sambayanan na makikinabang doon sa mga alay. So ito rin po, di ba? Sabi nga, itong tinapay at alak ay galing din po sa pinagpaguran ng mga tao. Kaya sama-sama po natin silang iniaalay doon sa banal na misa.
dun po sa offertory particular. So kung hindi man po tayo nag-o-offer, sumasama doon, hindi tayo naghahandog ng palay, yung po bang may mga lumalapit po sa atin na mga collectors, baskets, collectors, ay nag-o-offer din po tayo kapag po tayo ay naguhulog doon ng ating tulong pinansyal para sa ating simbahan. Amen. So yun po, isa nga po sa obligasyon natin yan bilang mga Katoliko. So ito ay tulong mo sa misyon ng simbahan na makilalong makilala si Kristo. So pagkatapos po ng offertory, ay tutuloy na po tayo dun sa ating tinatawag na prepasyo. Papasok na po yung Eucharistic prayer. So hindi po totoo na may high, sabi po nung una, yung mga unang katuroan ng the highlight of the Mass is the consecration. Mm-hmm. Hindi po. Components po lahat yan. Mm-hmm. So hindi po totoo na naka-attend ka ng consecration ay pwede ka nang mag-communion. So kailangan po kinukompleto mo mula umpisa yung banal na misa. Kaya nga encourage po natin dun pa lang sa entrance song, bago yun, nandun na po tayo. So hindi po sasabihin nating highlight, pero parang isa po ito dun sa peak. So peak po na taluktok ng banal na misa, na kung saan yung pong mga ordinaryong tinapay, simpleng ostya at yung alak ay nagiging katawan at dugo ni Kristo. Mm-hmm. Kaya nga po ba tayo'y lumuluhod? Because we recognize po doon na yung tinapay ay naging tunay ng katawan ng ating Panginoon. Amen. Yun naman po, no, sa katekisim po natin, kung hindi po tayo makaluhod, yung pong mga may arthritis o kung walang mga space, o yan, eh, hirap, hindi makaluhod, ay nilalagay po natin yung ating kamay sa ating dibdib. Siyempre, no, Reverend, yung kaharap mo ay si Kristo na mismo. Diyos ang kaharap mo, hindi lang ordinaryo. Kaya ibigay mo yung tamang paraan ng pagpupugay at pagsamba sa Kanya. So yun po, yun sa consecration, di po ba? Siguro lahat po nito ay very, very familiar po tayo. Itinataas po may consecratory prayers, yung pong mga panalangin yung pari na sana'y gawin mong kaloob. Paano po ba yun? Sa make these gifts, sabi mo gano'n. Paano po ba sa Tagalog yun, Rep? Yung sa consecration po, Father. Hindi ako na sa Tagal. Gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoon. Yun po yung mga words ng consecration. So, tapos po, may mga words pa, yung pag-alaala, di ba? Reb, natatandaan natin, diniscuss natin yung misa as a memorial. So, ito pong nangyayari ngayon ay memorial na noong nangyari doon sa huling hapunan. At ngayon po, sabi nga natin, bagamat ito'y pag-alaala, ito'y sumasa ngayon pa rin. Mm-hmm. Hindi po ba, Reb? So, yun po. Yun nga po, ay tutuloy po natin, ay inaalala po natin kung ano ang inihabilin noong pong huling hapunan. Sabi po ni Bay, doon sa pagtaas, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. So yun po yung sa consecration po. Yun ang nangyayari. So may mga malalalim pong term dyan na ginagamit. Pero sa atin po, ang simpleng pananaw po natin dyan ay yung tinapay ay nagiging katawan at dugo yung alak ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi nga po, walang imposible sa Diyos, naging tao siya, at hindi rin imposible na sa Diyos na maging forma siya ng isang tinapay at doon sa alak. Alam mo, brother, nung Eucharistic Congress dito, yung diocesan kahapon, meron katabing lay ministers at yung habang nga, nagkukwentuhan kami ganyan, sabi niya, Father, alam mo, ba't hindi ka pa maniniwala, no, yung apat na linggo na yan na tinatrabaho ni Christ ay pinapaunawa sa atin na He is the living bread, the bread of life. Na directly na sinasabi niya, paano mong masasabi na yan simbolo lang? Kaya nga, sabi niya, hindi ba nung mga unang panahon ay tinatagurian yung mga early Catholics, mga Christian na mga cannibals. Opo. Yung bang kumakain sila ng flesh, mga ganon, yung mga ganon. At umiinom ng dugo, sabi ganon. Kaya
it's a matter of kwan na ngayon eh. Sabi niya, pagtanggap, tatanggapin mo ba yung katuruan ni Kristo na yan o hindi? Mm-hmm. At pag tinanggap mo, yung napakalalim na involved dyan, sabi niya, yung lay minister na kausap ko, ay yung faith talaga. Mm-hmm. O nga, sabi ko, kasi kung di ka naman naniniwala dyan, kahit isang balding hostya pa yung tanggapin mo. So, walang mangyayari, di ba? As bread of life sa'yo. Kaya yun, totoo nga yun. Kaya siguro, yung punto natin ngayon, paano ka makukonvince na itong bread of life na ito ay si Kristo? At paano ka makukonvince na kailangan mo si Kristo sa buhay mo as bread of life? Mm-hmm. Yun nga po, isang napakahalaga na dapat nating makita sa bawat pagtanggap natin sa ating tinapay ng buhay, sinasabing faith. Ano? Tama po. Rev. Naalala ko po tuloy yung talk ko kahapon sa Eucharistic Congress. Ang title ay Apologetics at kung paano i-address ang mga different sect na umiiral ngayon. Ano? At sabi ko nga ay ang pinaka the best na kasi na brought out yung Eucharist, paano daw makukumbinsin natin ng ibang tao ano na yun si Jesus. Ano. Mm. At ang sabi ko po ay simple lang naman, isa buhay natin yung ating tinanggap na tinapay ng buhay. Ano, makita sa ating pagsasabuhay yung buhay na Kristo. Ano. Opo. Sabi nga raw, tanggap tayo tanggap ng komunyon. Ano. Sabi nga kung ano doon tinatanggap natin, dapat yun tayo maging. Kaya kung tayo ay tumatanggap ng tinapay ng buhay, tumatanggap tayo ng banal na Eucharistia araw-araw, linggo-linggo, dapat siguro isang magandang pamaraan makita sa ating pamumuhay yung buhay ni Kristo. So yun bang parang Rev, yung dahil tinatanggap po ang tinapay ng buhay, ikaw din ay nagbibigay ng buhay doon sa ibang tao, lalong-lalo na doon sa mga nangangailangan sa ating kapwa. Di ba po, marami namang iba't ibang paraan. At alam po ng ating mga tagapakinig kung ano yung mga paraan na yon, kung paano sila makakapagbigay ng buhay. Mm-hmm. Kaya totoo talaga yung sinasabing pagkatapos ng misa, nagsisimula ang misyon. Mm-hmm. Ang misyon na ibahagi si Kristo sa ibang tao. At sa pamamagitan ng pagsasabuhay natin, kung paano namuhay si Kristo. At sabi nga po sa ating patuloy na pagninilay, huwag po kayong aalis at ating ipagpapatuloy ang ating sama-samang pagninilay sa ating pagbabalik dito pa rin sa ating programang Manalig Ka!
Nagbabalik po ang programang Manalig Ka. Ito po si Reverend Ian ng Muñoz. At syempre, andito pa rin po ang seminaristang Kapampangan, Brother Raniel Soriano. Ang paring Ilocano po, si Father Bong Romano, ang inyong kabsat. Amen. Ngayon po ay darako na po tayo sa paglalagom tungkol sa ating mga napag-usapan tungkol sa Ebanghelyo ngayong araw ng Linggo. Mm-hmm. At sabi nga po, ang isang bagay na nagtutulak sa atin upang tayo'y magsimba ay yung sinasabing kumpleto, Ricardos, na wala ka nang hahanapin pa. At ito ang sinasabing tinapay ng buhay. At ito ay mapapahalagahan natin sa pamamagitan ng sinasabing pagtingin doon sa mga iba't ibang parte ng misa. Dapat alam natin kung ano ang kahalagahan ng parte ng misa. At kapag alam daw po natin ang kahalagahan ng parte ng misa, doon natin mapapahalagahan yung sinasabing banal na Eucharisty. At sabi nga raw, ang banal na Eucharisty ay hindi yung itong parte lamang na ito o yung sinasabing consecration, kung hindi buong misa. Opo. Ano po? At sa misa na ito at sa pagtanggap natin ng banal na tinapay ng buhay, nandun ang sinasabing pagsisimula ng ating misyon na ibahagi si Kristo sa ibang tao. Ano? Sabi nga, di tayo pwedeng mabuhay nang walang tinapay. At tayo rin ay hindi pwedeng mabuhay nang wala ang tinapay ng buhay. Ano, kaya inaasahan tayo na magkaroon ng malalim na ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng pagtanggap natin ng tinapay ng buhay na magdudulot sa atin ng buhay na walang hanggan. Wow! Ngayon po ay darako na tayo sa mga ating pagbati. Simulan mo, kapatid. Opo, so yung pong aking paalala ay yung pong doon po sa huling parte ng ating misa bago tayo magkomunyon, yung sinasabi, sumasagot tayo, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mm-hmm. Yung pong siguro po, i-take po natin yung opportunity na mismong si Jesus na po ang nag-aalok ng kanyang katawan sa atin. So, bagamat nga po hindi tayo karapat dapat, napakabait po ng Diyos sa atin. Yun po yung ma-recognize po natin sana at makita. At kung paano po natin malalong makikita at makikilala si Jesus ay tanging doon sa higit na pagdiriwang, yung pong tinatawag nating banal na misa. Kaya wag po nating kakalimutang magsimba tuwing araw ng Linggo. At binabati ko po ang lahat ng ating mga tagapakinig, lalong-lalo na po yung mga member ng Mother Butler Mission Guild ng parokya ni San Sebastian, sina Ate Lorena at sina Ate Verna. Amen. Lingid sa kaalaman natin, nung hindi pa daw sila nagsiserve pag umaga, ay nakikinig pala sila sa ating programang Manalig Ka. At syempre po, ang mga Kapampangan, mayap ayabak po kaya kayungan. Eko po sana sa asawang makiramdam king kaya katamong programa. Oh, wow. Amen. Amen. Opo, ako naman po, binabati ko po ang... Si Father na panghuli ah. Okay. Okay, sige. Binabati ko po ang lahat ng nakikinig, lalo tigit ang mga nasa Laguna at sa buong kapaligiran ng ating buong bansa. Father, kayo na. Okay, ako po yung message muna po. Ayun nga po, kung meron po tayong kalusugang pangkatawan na pinapakain po natin ng mga material na bagay na nagpapagod po tayo para makabili ng pagkain, meron din po tayong tinatawag na kalusugang pangkaluluwa. Kaya napakahalaga po na sana pahalagan po natin ito. Talagang magbigay tayo ng panahon, ng talino, ng yaman para palagyan mapakain natin itong tinatawag na kalusugang pangkaluluwa po natin. And of course, binabati ko po ang lahat ng mga taga Muñoz. Congratulations po. Kahapon sa ginawang pagdulog, ano yung pag-attend ng Diocesan Eucharistic Congress, na-inspired po sila dahil napakarami pong pinakamarami po tayo yung mga taga Muñoz. At yung panalangin po natin, yung amon po sa bawat nag-attend, sana po yung bawat miyembro ng pamilya po ninyo
ay may hikayat po ninyo na mag-attend ng banal na misa tuwing araw ng Linggo. So mabuhay po ang ating parokya, mabuhay ang ating patron na si San Sebastian Martir. Father, nakalimutan natin batiin sina Ati Lenny at si Ati Mayong pong nasa Cayman Island. At si yun po. Si Mylene. Yan, Ati Mylene. And of course, isang tagahanga. Sabi niya, namimiss na daw niya tayo. May telegram. Si Ati Honey. Ganda. Honey, ganda. Ano-ano kaya ni Vice Ganda, no? May pinido pa na. Okay po, atin pong tapusin ang ating programa ngayong araw na ito sa isang panalangin. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Mapagmahal na Ama, maraming salamat po na isa na namang napaka makahulugan na pagninilay. Lalo na nga po na tinuturoan po kami ng iyong anak tungkol sa kahalagan ng banal na Eukaristiya. At pinapanalangin nga po namin, Ama, na nawa nga po maging Eucharistic-centered kami, isang individual, isang Kristiyano na talagang nagpapahalaga sa banal na Eukaristiya. Pinapanalangin din po namin, Ama, ng aming pamilya na nawa maging sentro na pahalagan sa buhay namin ang banal na Eukaristiya. Pinapanalangin namin, Ama, ng aming parokya, ang bawat sambayanan ay tunay na maging sentro ang banal na Eukaristiya. Tulungan mo po kami na magpahalaga nito. Sa ngalan ng iyong anak at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin. Sinan tayo ng mapagmahal na Diyos, Ama, ng anak, ng Espiritu Santo. Amen. At ito pa rin po ang inyong seminaristang kapampangan, Brother Raniel Soriano. At muli po, nandito po si Reverend Iya ng Muñoz. Ang paring Ilocano po, ang inyong kabsat. Si Father Bong Romano, Diyos tiyagnina, kada kayo am amin apo. Amen. Isang pangarap, siya ay